Hello, hello mga titas. Kain po tayo. Ito ulam ko. Ito adobong baboy. Tapos pritong tuyo. Yan. Tapos at inihaw na talong, nilagyan ko ng sibuyas, kamatis at saka luya, yung kamatis manibalang lang. Tapos asin, suka, parang salad. Tapos isang hiwang mangga. Yun ang ulam ko. Tahimik ako ngayon dito, tahimik ako dito kasi tapos nang kumain yung mga kasama ko sa bahay, mga apo ko, mga anak ni Geraldine. Yung mister ko tapos na rin kumain, ako na rin hindi pa kumain. Kaya nandun sila lahat sa kwarto, nanonood ng TV. Ayaw nila sa salas kasi mainit. Luya. Nasasa ako, nasa kwarto sila lahat. Kaya ako lang dito, nasa labas. Kain po tayo. Masarap kumain pag nagkamay. Talong. Masarap ang talong kasi ano namin to eh, tanim lang. Nag-harvest kami kanina ng mga ilang piraso. Tapos, yun, inihaw ko. Kain po, mga tita. Kain po tayo. Ito sa lugar namin, sa, ano, medyo naghigpit na naman yung ano namin dahil sa gawa ng mga balik probinsya ba eh, hindi lahat kasi yung ano balik probinsya kumpleto sa papel, meron kasi iba na kalusot talaga, kaya doble ingat kami ngayon dito. Nag-lockdown na naman ng 3 days, tapos na-extend na naman, kaya kung hindi kailangan, kung wala naman talagang importante yung kailangan lumabas, huwag na lang lumabas. Iwas, para makaiwas naman tayo sa mga hawa-hawa. Para mo naman na hindi natin nakikita yung ano natin, kalaban natin, di ba? Kaya tayo na lang mag-iingat sa sarili natin. Saka importante yung mga bata, huwag talagang palabasin. Yung mga apo ko, nasanay nang nasa loob ng bahay, 3 buwan na walang labas-labas. Hindi talaga sila nakakalabas, kahit hanggang gate, hindi talaga nakakalabas. Masarap lang sila ng bahay. Masanay na rin sila. Doon nga sa ano, sa palengke. Hindi masyadong matao. Kahit yung ano, yung araw ng bilihan. Wala, nahintay, may ano, konti lang mamili kasi sinarado yung mga bawat boundary sa lugar namin. Walang nakakapasok. Gawa lang mga may iniwasan nga tayong virus. Kaya hanggat maaari, kung may pera man lang, mag-stock na lang ng marami sa bahay para hindi nalabas ng labas. Ako nga, pag namalingki ako, mamalingki ko ng maaga. Ayaw ko magipagsabayan sa mga tao. Maaga ako na mamalingki. Pero ang ano, ang pinamalingki ko pang 4 na araw. Hindi ako pwede mamalingki ng pang 1 linggo. Dahil kailangan din natin sariwang isda, diba? Bro, na pag may inalagaan tayo, medyo may sakit. Yung mister ko kasi may sakit. Kailangan puro sariwa ipapakain mo sa kanyang ulam. Kaya, sa 1 linggo lang abis ako mamalingki. Kung pwede lang 1 linggo, 1 beses lang ang lumabas ng bahay. Pwede mo lumabas ng bahay, pero hanggang dito na lang sa mga ano, huwag nang lumayo ba, huwag na masyadong expo sa kalsada. Nung ano nga, nung nakarang linggo, gabi yun eh, nakatatapos ko lang magkapunan noon. Lumabas ako kasi napaka-init. Bala ko ipasok yung motor. Ngayon, doon kasi sa kalsada may upuan doon, parang waiting shed. Naupo muna ako sandali, kasi kakakain ko nga lang. Bigla may dumating na dumaan na patrol.
Nakakahiya. May dumaan na patrol, huminto pa naman sa akin, sabi pa naman sa akin, Scorpio na po, pasok na sa loob. Kinabahan ako, akala ko dadamputin ako eh. Buti na lang, mabait yung ano, pulis. Binantayan pa ako hanggang nakapasok ng gate. Hindi ko mapatakbo-takbo yung motor sa nginig ko ba. Kaya kinansawan pa ako ng mga ano ko pagpasok ko sa loob. Sabi ko, munti ko mahuli ng pulis. Kala siguro ng pulis, senior na ako. Malayo pa ako mag-senior. Ano, ano pala ako ngayon? T1. Kain po. Masarap kumain pag nagkamay. Alam na pag ang ulam mo ganito, talong. Tapos may tuyo. Naku, ang sarap. Ito talagang tuyo. Hindi ko, ano talaga, hindi ko to, hindi ko to pwedeng iwasan. Kasi lumaki kami sa tuyo. Maliliit pa kami. Ito lagi namin ulam tuyo. Sa hirap ng buhay noon. Kaya hindi ko ini-snub yung tuyo. Kamatis. Masarap ang kamatis. Ganito pag kinikilaw mo kasi kapipitas lang namin sa puno. Saka pang maganda daw ng kotis. Hindi naman gumanda yung kotis ko. Ano lang to? Pangpahaba ng buhay. Kain po. Kain tayo, mga tita. Ang sarap ng talong. Na may kunting asin. Suka nga. Suka sa nyug. Sarap. Kain po tayo. Mamaya pagkatapos ko nito, punta naman ako sa garden namin, doon ako magpapalipas oras. Doon ako magmuni-muni. Kasi doon sa garden namin, yung mga tanim doon, ampalaya, talong, okra, halo-halo, may mais, may pepino, may kamote, kamoting kahoy, dami. May patula, may sitaw, pero yung marami din nagtanim noon, maraming may-ari. Kumbaga yung isang, yung dalawang block na yun, kanya-kanyang kaming tanim. Kasi hindi naman ginagamit yung yuta, yung lupa. Kaya, tinaliman muna. Meron din kami nabiling lupa doon sa ano, hindi pa naman namin ginagamit. Nausap ko yung bayaw ko nga. Taniman muna niya ng kung ano nung mga gulay para makinabangan naman yung lupa na yun. Kasi nakatiwang-wang lang ba? Bakante naman. Ayun, nagtanim naman yung bayaw ko. Hindi ko pa nadalaw. Pang nadalaw ko yun, isishare ko rin sa inyo, bibidyohan ko. Para makita naman niya yung garden namin doon sa ano, doon sa nabili namin lupa. Ma, yun lang nakaganda sa probinsya. Basta meron ka mapagtaniman, magtanim ka lang na magtanim, hindi ka magugutom. Basta magsipag ka lang. Na ano lang talaga, pag may tiyaga, may nilaga. Yung sinasabi nga, pag may tanim, may aanihin. Kaya, magsipag lang talaga sa probinsya, buhay ka. Hindi ka magugutom. Kung sobra naman daming harvest mo, ibinta mo. Ganun, hindi kikita ka pa. Parang libangan mo lang ba yung pagtatanim? Ganun. Kaya ka nabi? Ayaw mo? Ayaw na? Sige po. Mga tita, ganito na lang. Sa uulitin po, marami akong ikwento sa inyo. Pobos na rin kinain ko.
Nung ano pala, nung kagabi, natakot ako. Biglang pumutok yung, kala ko transformer yun sa poste ng ilaw. Yung pala may dumikit na, ano, yung toko na malaki, na kurintihan, ayun, bagsak, sunog, luto. May konti dumati yung ano, yung suliko sa amin, kung sa Maynila pa, Miralco, di sa amin suliko, kasi sugod eh, sugod blade eh, suliko. Kala namin mag-run out na naman, pag mag-run out ako, magdamag na naman ako magpaypay sa mga apo ko. Hindi naman, ano lang, parang nag-spark lang ba. Yun na po, tapos na akong kumain, bye-bye po, mga ma'am. Ate, tas, bye-bye.